Hello, good morning. This is Trainiel again. Before we start our motorcycle defensive riding, so umpisa natin is to check our motorcycle before riding it. So ano bang unang chine-check mo bago ka mag-ride? So una kong chine-check is yung gulong. Unang i-check sa gulong is may kita mo visually is yung tread ng gulong. If kung meron pa, kung makapal pa or manipis na. And then after that is yung tire pressure. So pwede mo i-check yung tire pressure sa mga gasoline station or pwede kang kumuha ng tire gauge to check before ka mag-ride. After niya mapark ng overnight, usually after natin gamitin sa araw-araw, ipapark natin yung motor and then sa umaga, may kita mo kagad eh. Pwede mong i-check yung baba ng motor, kung may makikita ka bang leak, water leaks, oil leaks, and then after that, pwede mong i-check yung oil level ng motor. So, dito sa klase ng motor na to, this is a scooter, we can check our motorcycle oil level gamit ito. So, ito yung dipstick. So, ayan, bubuksan mo lang siya and then you can check yung oil level. So, i-check naman natin yung brakes. So, bakit natin sinacheck yung brakes is to make sure na hihinto tayo pag nagmotorsiklo tayo. So, ano ba yung tinitingnan mo pagka i-check mo yung brakes? Ito yung front brake lever. So, dito siya, nakakonekta sa caliper natin. So, sa caliper naman, dun mo pwedeng i-check yung brake pads. So, sa anggulong yan, may kita mo yung kapal ng brake pads and then may kita natin yung rotor disc. Ito yung rear brake lever natin siya. Dito naman siya nakakonekta sa likod na gulong. So, dito mo may kita yung ano, yung play, kung gaano ba kalayo yung travel ng brake lever. So, ito, enough lang to. Pero usually, pagka mga manual motorcycle, dito mo naman siya may kita sa side na to, yung rear brake. Foot brake. So after brake, kailangan din natin syempre i-check yung gas. Kung may enough gas ba tayo sa motorsiklo dun sa kung saan tayo pupunta. So madami nakakalimot nito, yun yung pinakakailangan nating isipin bago mag-ride is planuhin natin kung ano yung pupuntahan natin and kung gaano kalayo. Bago natin isipin kung bakit tayo umandar ng motor, syempre makikita natin kung may gas ba or wala. Pero kung ayaw mo na mag-check dito, syempre makikita mo din naman siya sa gauge. So ngayon, i-on natin yung motorcycle is para doble na rin, para ma-check mo if may battery ba yung motor. And then, ngayon, start natin. So ayan, may battery pa siya. And then, pwede na rin natin isabay yung pag-check sa lights, sa signals, and then syempre yung horn. So ngayon naman, is bago ka umalis, so dapat i-check mo yung angle ng side mirror mo kung tama ba. Yun yung tamang pag-check ng motorsiklo bago ka mag-ride.